Sa mga kapatid, nagbabalik na naman si Boss Lucio at meron na naman akong ituturo sa inyong streaming tips na po pwedeng ma-improve ang inyong mga live streaming gamit itong mga best plugins or best OBS plugins ko pagdating sa ating live streaming. So lahat ng mga ipapakita ko dito guys is nasa description box lang yung download link. So guys, napaka-easy lang itong install lalong-lalo na kung ikaw ay gumagamit ng OBS Studio. So tara, huwag na natin patagalin, umpisa na natin. So like what I said, ito yung mga best plugins ko pagdating sa streaming, lalong-lalo na sa mga gumagamit ng OBS Studio. Pero gusto ko lang din i-share sa inyo na sobrang taas pa rin po ng percentage ng mga nanonood ng ating video ang hindi nakasubscribe. Baka naman mga patid natin, road to 100k na tayo, onting-onti na lang guys, halos nasa 95,000 na tayo guys. Baka naman mga patid, pwede nyo akong matulungan dyan, kaya don't forget to like, share, and comment, subscribe para lagi kayong updated dito sa ating channel, lalong-lalo na sa mga nagaan ng mga streaming tips dyan. And naghahanap ka ba ng mga high animated overlays para sa yung streaming? Yung tipong gusto mo mag-step up yung mga streaming layout mo, yung tipong kakaiba lahat mga patid natin, it's high quality at ang maganda dito, it's copyright free. Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Onda.tv. Onda.tv, nandito na ang lahat ng needs mo kung ikaw ay streamer or content creator. Pwede kang gumawa ng sarili mo dito mga badges or avatar. May mga iba't ibang overlays din para sa different platform. And ang lahat ng klase ng template ay meron dito para sa iyong streaming layout. Once na nakapili ka na, meron kang option if you buy a single or a package. But I must recommended na bilhin mo ang package dahil meron ka ng overlay, stream alerts like followers, donations, new subscriber, and etc. At syempre, nandito rin ang webcam overlay at napakarami pa. So, ang lahat ng ito, it's all animated and high quality. So, ano pang inaantay mo? May lalabas na link dyan sa screen. Yan ang www.own.gg/boss_Lucio or nasa description box. And syempre, dahil love na love kayo ni Boss Lucio, meron kayong 50% off pag bumili kayo dyan at ginamitin nyo ang aking link. Basta wag lang po ninyong kalimutan gamitin ang coupon code na Lucio mga patid, automatic na 50% off na yan. So tara, balik na tayo sa ating topic. So my first OBS plugins mga patid, ito ang Stream Effects. Ang Stream Effects mga patid, sobrang helpful nito pagdating sa mga gumagamit ng OBS Studio. Pinapadali nito ang lahat. At the same time mga patid natin, binibigyan ka nito guys na ay grabe. Grabe mga effects mga patid. So check nyo to. So syempre, you need to install to your PC or sa inyong mga machine mga patid natin, itong Stream Effects for OBS at make sure na ito ay yung latest version. So para malaman mo kung meron ng Stream Effects ang yung OBS, ganito lang kasimple. So right click from your source, any source guys, check your filters, and from effect filters mga patid, makikita nyo po na meron kayo ditong 3D transform. So pag nakita nyo yan, ibig sabihin gumagana ng maayos yung Stream Effects sa inyong mga OBS. So first na mga patid natin, ipapakita ko sa inyo kung gano'ng ka-helpful ang isang Stream Effects sa ating mga OBS. Unang-una na nga mga patid natin dito, itong 3D transform. So from the 3D transform mga patid natin, make sure guys na gawin nyo itong perspective kung gusto nyo pong galawin or ibahin dito ang inyong rotation mga patid. Katulad nito, pwede ko siyang itagilid mga patid natin. Pwede natin siyang ipahalang or pahiga mga patid. At pwede rin patiyaya. It's up to you mga patid natin. And that's the power of the Stream Effects. At hindi lang yon mga patid, example, we create a blank scene. Hindi lang yon, example, you create a blank scene and then mga patid natin, you want to insert all the sources mga patid from the source. Click add, makikita nyo po itong source mirror. So yung source mirror na yan, sobrang helpful niyan guys. Once na may gusto kong insert na source na nasa ibang scene, napakadali lang. So kagaya nito guys, from the source, right click natin, add tayo dito, source mirror, and then lagay natin dito yung mga existing anything mga patid natin na meron sa inyong mga scene or sa source, pwede nyo pong ilagay dito. Kagaya na lang nito, na gusto nyo maglagay ng camera or webcam sa different scene, so click nyo lang po yan, click the source, and then hanapin nyo lang po dito yung main source mga patid. Ako guys, ito, the top shot. So mga patid, once I click that, automatic na mga patid natin na nandito na siya. And the same time, pwede nyo gawin yan ng paulit-ulit lang. Again, we create a blank scene from the source, add tayo ulit dito ng source mirror, lagay natin dito webcam, and again, click the main profile or the main scene again, here guys, that's kahit it. Kahit po lumipat tayo ng mga different scene guys, okay, kung ano yung nilagay natin source mirror doon, mga patid, nandoon lang siya. Sobrang dami pa ng pwedeng gawin
natin ng stream effects sa ating mga live streaming. You can check my full video about the stream effects, guys, na nandyan sa description box, mga patid, if you want to learn yung mga iba pang kakayahang gawin ng stream effect. So next natin, ito yung aking paborito at ginagamit ngayon na transition para sa aking live streaming. Ito ang Move Transition. So first, kailangan nyo munang i-download, mga patid natin, yung Move Transition 2.5.8. Guys, that's the latest version of the Move. And then after nyo yan i-install, mga patid, lalabas na yan sa inyong mga OBS Studio. And from the Scene Transition, makikita nyo po dito, guys, na pwede kayo mag-add. Okay, add Move. Okay, guys, kung wala pa kayong Move dito, guys. And that's it. Once na meron na yan, mga patid, automatic, guys, na magkakaroon na kayo ng gantong effect sa inyong live streaming, mga patid. And that's the power of the Move Transition. Okay, guys, nakita nyo po ba yung Move? Napaka-simple at napaka-minimal netong transition na to. Kaya gustong-gusto ko tong transition na to, mga patid. Explore nyo lang, mga patid. Pwede nyo pong palit-palitan dito kung paano siya mag-move. Pwede siya mag-ease in, ease out, mga patid natin, or ease in out. It's up to you. And pwede rin po dito sa appearing times, mga patid, pwede nyo pong palit-palitan and pwede nyo po yung i-preview dito, mga patid, kung nagustuhan nyo ba or kung ayaw ninyo. So, mga patid natin, ganyan lang kasimple gamitin itong Move Transition. Next naman natin, mga patid, isa ito sa mga ginagamit ko pag ako'y gumagawa ng mga live streaming or vlogging content using the OBS Studio. Ito yung mga animated lower thirds. Okay, guys, alam natin, guys, na napakahirap gumawa ng mga animated lower thirds, lalo na kung hindi kayo mga pro pagdating sa editing ng video. At kung gusto nyo medyo unique kayo sa mga ibang streamer, napakaganda at napaka-professional ng datingan ninyo if you have a lower thirds para sa inyong live streaming. So first, kailangan nyo syempre i-download itong animated lower thirds with the dockable control panel. And then once you download, guys, install to your PC. Once na na-install nyo na siya, go to view docs and then go to custom browser docs. Put the file name here, guys, or the folder name ng inyong mga lower thirds kung saan nyo po siya in-install. So ako, mga patid natin, ito po yung ating URL. So once na nailagay nyo yan, click apply and then lalabas itong window na to, mga patid, the lower thirds. And from here, napaka-easy lang naman itong gamitin. So guys, on nyo lang po yung main settings and then i-on nyo lang po itong lower thirds and then, guys, pwede na kayo maglagay dito ng any name. Example of this, Boss Lucio, and here it's, mga patid, Stream Coach. So pwede rin kayo maglagay ng inyong mga logo, guys. Click choose image and lagay nyo lang sa folder ng inyong lower thirds, mga patid, and click OK. And now, mga patid, makita nyo po dito, nalalabas na po siya. Ganun lang po kasimple. At sobrang powerful netong lower thirds na to. Hindi na nyo kailangan nito ilagay sa inyong mga post-editing process, mga patid. So, sobrang helpful niya, di ba? So, click a simple off and then click on, mga patid. Lalabas na po siya. And then, it's fully customizable. Pwede nyo palitan dito yung mga kulay. It's up to you kung ano yung nababagay na layout or kulay sa inyong live streaming. Ganun lang po kasimple. So, regarding dyan sa animated lower thirds natin, gagawa ako dyan ng full review natin or yung full tutorial para mas lalo ninyong maintindihan. Kaya don't forget to like, share, and comment, subscribe para maging updated ka dito sa ating channel. At yung last nating plugins, eto, sobrang helpful nito. Ginagamit ko to sa mga iba-iba kong event na kailangan ko mag-live stream sa different platforms. So kung nagla-live ka sa Facebook, Bigo, YouTube, TikTok, nang gusto mo nang sabay-sabay, eto lang ang sagot. At it's totally free. So syempre, kailangan nyo na naman i-download itong plugins natin na to. The multiple RTMP output plugins, mga patid, and make sure it's updated. So guys, go to download and install to your PC. Once na open your OBS, mga patid, automatic na po nandito yan at makita nyo, guys, na may add new target, mga patid, at pwede nyo ilagay dito yung mga platform na gusto nyo. Example, this is for YouTube. So kunin nyo lang po dito ang stream key at yung stream server key. So face nyo lang po dito yung server at ang inyong stream key. And that's it, mga patid. And then from your video settings, kung medyo maganda ang inyong machine, mga patid, or you have a high-end PC, pwede nyo pong piliin dito yung get from OBS. Pero pwede rin po kayo mag-create ng sarili ninyong settings sa different platform na gagamitin ninyo. So guys, example, you want YouTube. So mga patid, gusto mo sa YouTube, sobrang linaw, make sure this is 10,000 bitrate. And then, guys, the keyframe interval, mga patid, it's 2, max bitrate is 1, it's up to you, mga patid. Pero again, if you have a machine, mga patid, na medyo high-end, pwedeng get from the OBS na para, mga patid, pare-pares na lang po yung settings nila. And then, once okay, click OK. And now, we add a new target. So, guys, lagay nyo naman dito Facebook. And now, punta sa inyong mga creator dashboard. And same thing, mga patid, get the stream key and go back to your OBS and put the URL, mga patid, natin
natin dito ng Facebook. And same thing from the video settings, if you want to get from the OBS, that's it. If you want to different settings, you can go here mga patid natin. And then that's it. Click OK and you're ready to go mga patid. You see the start here mga patid. If you want to start from YouTube, start from Facebook, guys. And you have a multiple live stream mga patid natin. Or in short, sabay-sabay silang magla-live. And that's it. Ganun lang ka-simple mga patid. Once you click the start button doon, sabay-sabay na po yun magla-live sa mga different platforms na nilagay ninyo. So, ang importante lang dyan mga patid is makuha ninyo ang stream URL o the stream key ng different platforms na kung saan kayo magla-live stream. So, may nakita lang akong downside dito sa multiple RTMPs mga patid if you have or if you use a low-end PC, and then sabay-sabay mong gagamitin ito for live streaming, doon, medyo mga patid natin, medyo magkakaproblema tayo. At syempre mga patid, kung gusto nyong gamitin yung multiple RTMPs, make sure na meron kang decent na upload speed, okay? Ibig sabihin mga patid, mataas talaga yung upload speed mo. Dahil different platforms mga patid, they need a different bitrate. If you live, I mean, multiple platform guys, example, 3 platforms, and then guys, isipin nyo na lang yon, they different bitrate. So, total bitrate guys, it's 25 Mbps. So, make sure na you have a 50 Mbps mga patid natin para ma-live mo yon ng maayos. So, yun lang naman yung mga nakita kong downside niya. Pero again mga patid, sobrang helpful niyan pag may mga event ako guys, yan yung ginagamit ko. So, yan mga patid natin ang aking mga best plugins para sa streaming. Actually mga patid, yan talaga yung ginagamit ko all around sa aking mga ginagawa. Sobrang helpful niyan, lalong-lalo na yung stream effects. That's my favorite at the move transition. So yun lang guys, sana nakatulong tong video na ginawa ko, lalong-lalo na sa mga aspirant streamer dyan o yung mga nagpaplano palang pumasok dito sa streaming. Or sabihin na natin yung mga nagla-live gamit ang mga conference or mga church guys or anything guys, sana nakakatulong yung mga ginagawa kong video. And syempre lagi kong sasabihin sa inyo, kung gusto nyo pa makakita ng mga streaming tips, PC build, unboxing and tech review at yung mga keyboard lasso na yan, don't forget to like, share and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis D. Arteves aka Boss Ducho, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream tech problem. Happy streaming!